Inumpisa na po ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagtalakay sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Tatlong punto ang binigyang diin ni Committee Chair Senator Robin Padilla. Kabilang dito ay kung kailangan ba talagang amyendahan ang saligang batas, anong modality ang gagamitin, at kung dapat bang bumoto ng kanya-kanya o magkakasama ang Senado at Kamara. Git ng mga pro-charter change, panahon na para amyendahan ang 1987 Constitution. Partikular na binanggit ni Center for Excellence in Local Governance, Executive Director Jonathan Malaya, ang pagkakaroon ng tandem voting sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, pati ang four-year term na may re-election. Iminungkahin niya ring baguhin ang economic provisions para raw malayang makapasok ang foreign direct investment at lumago ang ekonomiya. Ayon naman sa Consultative Committee na bumuo ng draft federal constitution noong Administrasyong Duterte, mahalagang amyendahan ang saligang batas para matugunan ang anyay hindi pantay na distribusyon ng kita sa mga lokal na pamahalaan. Sang-ayon ang isa sa mga gumawa ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod sa ilang panukala gaya ng block voting para sa Pangulo at Ikalawang Pangulo at pagsusuri ng mga economic provision. Pero pwede naman daw magpasa na lang ng batas para sa mga yan. Why are you going to touch the Constitution when there's no need to do it? You trivialize the Constitution when you do that. Pero pag binago po natin ang ating saligang batas at gumawa tayo ng mas maayos na istruktura, makakagawa po tayo ng tama na angkop at mas epektibong solusyon sa ating mga problema.